Hello po mga kabakyard, magandang umaga sa inyong lahat dyan. San sulok mo ngayon ang mundo ngayon? Mag-ingat na lang tayo palagi mga kabakyard. Simulan natin yung pag-rehabilitate ng garden natin dito na sinira ni Paing. So ayusin ko yung mga plot ko rito. Tapos tanim tayo ng kamuti. Ito mayroon akong sinimulan dito. Yan, pero hindi pa tapos kasi mayroon pa tayo dito. Yan. Iniba ko yung posisyon ng plot natin para in kaso umulan uli at saka lumakas yung tubig, medyo maharang niya at saka yung lupa medyo maharang. So ito yung ginawa natin. Nagtanim na tayo ng kamuti rito. Kung napapansin nyo, mayroong kanal dito. Parang may kanal sa gitna. Oh. Kasi lalagyan ko pa yan ng ano. Diyan ko pa ilagay yung mga compost natin. Yung mga dumi ng baboy tsaka manok na ginawa natin compost. Ilagay natin yan sa gitna para maging abono nila. So yung araw na to, dagdagan natin itong ginagawa natin. Hello po mga kabakyard. Nakagawa tayo ng dalawang plot yung araw na to. So kung nakita nyo mga kabakyard, naglagay na tayo ng compost. Yan o. Mga dumi ng baboy halo sa dumi na manok na kahalo sa Rizal. So yung ano natin to, yung backyard garden natin ay pinapractice natin sa organic farming. Kaya alam naman natin na mahal yung abono. So yan, nakapaglagay na tayo ng compost. Lalagyan na natin ng ano yan. Sunod natin na ilalagay yung lupa. Tabunan natin ang lupa, yung gitna. Yung gitna, ito na parang kanal. Ayan o. Ayan ang mga pakyag. So, hindi ko maipakita sa inyo yung paglagay ng lupa kasi wala tayo kameraman dito. Tsaka maputik yung area natin, baka malaglag pas tubig. So, ayan o. Ayan lang muna. Maglagay muna tayo ng lupa mga kabakyard. Update ko kayo mamaya. Hello po mga kabakyard. Inarbis na natin lahat yung ating sago at saka tinanim. So yan na yung tinanim natin. Oh. Kunti lang naman. Ito yung laman na nakuha natin. Oh. For consumption only. So yung luya natin. Dami natin dinanim na luya pero ito lang yung natira kasi inuubos ng mga manok natin yung dahon nila. So mataba na sana yung mga luya natin pero kinalbo ng mga alaga nating manok. Ayan o, kung makita nyo wala nang laman yung ibang gulong. Ayan. So yung Madrid agwa natin hindi nila naabot kasi mataas. So yan, magbakyad o, kalbo. Buhay pa naman yan, pero di na maganda yung dahon niya. Hello po mga kabakyad, tuloy po tayo rito sa paggawa ng ating plot ng kamuti na tinataniman natin. Thank you.
po yung paggawa natin ng plot natin. Kasi konti lang naman to. So nakatapos na tayo ng isang line dito. Lilipat na naman yung lubid natin. Lipat natin sa kabila.
maglagay na po tayo ng compost sa ating kamuti. Tapos na tayo maglagay ng compost. Maglagay na naman tayo ng lupa. Tatabunan na natin ng lupa. Hello po mga kabakyard. So natapos na natin yung pagtanim ng kamuti natin dito. Kaunti na lang yung ayusin natin. So kinulang yung kamuti natin. Kulay green, kaya nilagyan natin ng kulay violet. Ito yung dalawang hilira. So konti na lang yung re-repairin natin dito sa garden natin mga kapakyad. Yung mga sitaw na lang natin yung ayusin natin sunod. So ito na po, nilipat ko na yung ibang kamuti ko doon. Ito wala na natira. Ayusin natin yung plot na to. Kagaya doon sa kabila. So itong sitaw natin, tanggalin na natin to, kasi matanda na. Matay na yung mga bunga niya. Yung klabasa natin may bunga siya na maliit pero kunti lang, ilang piraso lang yan, oh. Saka mayroon tayo dito sa kabila isa rin, dalawa, saka mayroon pala nagkatago sa taas yan, oh.
tatlo. Medyo malaki-laki na siya. So, yan po mga kapatid. Ito yung sunod natin na ayusin. Yung mga tinanim natin na labog, sitaw at saka okra. Wala na. Matay na sila. Kailangan na palitan. Ito yung mga manok natin na kukulit.